Mabuhay! Welcome sa ating EPP class. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pangangalaga sa sariling kasuotan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ating munang alamin ang mga layunin ng araling ito. Una ay ang pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pantahanan at tungkulin sa pangangalaga sa sarili. At ang ikalawa ay ang pamantayang pagganap na isasagawa ang mga kasanayan sa mga gawaing pantahanan na makakatulong sa pangangalaga sa sarili at ng sariling tahanan. Sa araling ito, matututuhan natin kung paano pangangalagaan ang ating sariling kasuotan. Malalaman natin ang kaparaanan upang mapanatili nating malinis ang mga ito. Kaaya-ayang tingnan ang damit at mapapahaba pa ang paggamit nito. Unawain natin ang matalinong pagpili ng angkop na kasuotan sa iba't ibang panahon ay mawawala ng halaga kung hindi naman ito aalagaan ng wasto. Ang pangangalaga ng kasuotan ay mahalaga sapagkat ipinapakita nito ang pagpapahalaga ng taong may suot nito. Nakadaragdag din ito sa iyong kaayusang panlabas. Lahat ng bagay na isinusuot sa katawan ay nangangailangan ng pang-araw-araw na pag-aalaga. Sikaping maglaan ng ilang oras para dito. Nakatitipid ng oras, pagod at salapi kung uugaliing pangalagaan ang mga damit na pang-araw-araw. Maraming paraan ang isinasagawa upang mapangalagaan ang kasuotan. Ang bawat paraan ay naglalayong mapanatili ang kagandahan at kapakinabangan ng damit sa loob ng mahabang panahon. Isa rin itong pararaan ng pagtulong sa magulang. Kailangang isipin ninuman ang mga wastong pangangalaga sa kanyang kasuotan, kagamitan at anumang mayroon ay dapat isa puso at mahalin upang tumagal ang pakinabang. Narito ang ilang paraan ng pangangalaga sa kasuotan. Dapat ingatan ang kasuotan mula sa oras ng isuot ito hanggang sa ito ay iyong hubarin. Isuot ng maingat ang mga damit upang maiwasan ang mga tastas at punit. Mag-ingat sa pagkilos upang hindi masabit sa pako o iba pang bagay na matulis. Ikalawa, iwasang maupo sa mga lugar na marumi. Ikatlo, huwag gamitin pamunasan ng kamay, pawis o dumi ang damit. Gumamit ng panyo sa mga ganitong gawain. Ikaapat, magpalit agad ng damit pagkagaling sa labas tulad ng uniforme, pangsimba o panlabas. Ikalima, ilagay sa lalagyan ng maruming damit ang hinubad na damit. Mga ilang paraan upang manatiling malinis at maayos ang kasuotan. Una, paglalaba. Kailangang labhan ang mga damit na naisuot na upang matanggal ang dumi, alikabok at pawis na kumapit dito. Nakarurupok ang tela ng mga duming ito bukod sa nagiging sanhi ng hindi kanais-nais na amoy. Nagpapanatiling maayos ang damit kapag ito ay nilalabhan, kaya nagagamit pa ito ng matagal na panahon. Isagawa ito ng maayos ang paglalaba upang matiyak na malinis ang mga damit. Ikalawa ay ang pamamalantya. Ang mga bagong labang damit ay gusot-gusot kapag ito'y natuyo na. Hindi maayos tingnan ang damit kung ito'y isusuot na lukot-lukot, kaya dapat plantsahin muna. Sa pamamagitan ng pamamalantya,
Bumabalik ang dating hugis at ayos ng mga damit. Kaigay-gayang tingnan ang kasuotan kung maayos at wasto ang pagkakaplantsa. Ikatlo ay ang pagsusulsi. Kung minsan ay hindi maiiwasang magkaroon ng punit ang damit, lalo na kung luma ito at hindi naging maingat sa pagkilos ang may suot nito. Susulsihin kaagad ang mga damit na punit upang hindi lumaki ang mga sira nito. Ikaapat ay ang pagtatagpi. Ang butas sa damit na gawa ng upwas ng sigarilyo, kagat ng daga at mapanirang mga kulisap ay kinukumpuni sa pamamagitan ng pagtatagpi. Ikalima ay ang pag-aalis ng mantsa. Dapat tanggalin kaagad ang mga mantsa sa damit sapagkat ito ay hindi magandang tingnan. Bukod pa rito, mas mahirap tanggalin ang mantsa kapag nagtagal na o natuyo na sa damit. Tiyaking natanggal na ang mantsa ng damit bago ito labhan upang hindi masayang ang lakas at oras sa pagtatanggal ng mga ito habang naglalaba. Ika-anim, pag-aayos ng mga damit. Mahalagang magkaroon ng sariling lalagyan ang mga damit, higit na mapapangalagaan ang mga kasuotan kung may kabinet o aparador na paglalagyan ng mga ito. Kung walang kabinet o aparador, maaaring ilagay rin sa malinis at malaking kahon ang mga kasuotan. Tandaan, una, ang batang malinis at maayos ang kasuotan ay kinagigiliwan. Ikalawa, ang kaalaman sa wastong pangangalaga sa kasuotan at pagkukusang gawin ang mga ito ay tanda ng pagkakaroon ng disiplina at pagiging masino. Ikatlo, isa sa mga tungkuling dapat gampanan ng batang nasa edad mo ay ang pangangalaga ng kasuotan. At ang ikaapat, mahalagang pag-aralan at sanayin ang sarili sa wasto at matalinong pangangalaga sa iba't ibang kasuotan. Bago magtapos ang araling ito, ay may inihanda akong maiksing pagsusulit upang malaman ko kung may natutunan kayo sa aralin nating ito. Narito ang panuto. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ito ang mga pagpipilian. Letrang A, paglalaba. Letrang B, pamamalantsa. Letrang C, pagtanggal ng mantsa. Letrang D, pag-aayos. At letrang E, pagtatahi. Ito ay mga paraan kung paano natin alagaan ang ating mga kasuotan. Una, bago isuot ang damit, ay kailangang mawala ang busot nito. Ano ang tamang sagot? Tama, ang sagot ay letrang B. Ikalawa, paraan na ginagawa kapag may mantsa ang damit o dumi ang damit. Ano ang tamang sagot? Tama, ang sagot ay letrang C, pagtanggal ng mantsa. Ikatlo, pagkumpuni sa sira o tastas na damit. Ano ito? Ano ang inyong sagot? Tama, letrang E, ang pagtatahi. Ikaapat, ginagawa ito pagkatapos masuot o mahubad ang damit. Anong paraan ito? Ang sagot ay letrang A, paglalaba. At ang panghuli, pagsasaayos ng mga damit sa loob ng kabinet. Anong paraan ito? Ang tamang sagot ay tama, ang pag-aayos. Ngayon, na alam nyo na ang mga wastong paraan sa pag-aalaga ng ating kasuotan, binabati ko kayong lahat. Mga bata, sana ay may natutunan na naman kayo sa aralin nating ito sa EPP o Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Hanggang sa muli, paalam!